Maiba naman tayo. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng masarap at malinamnam na lugaw na ang tawag ay lelot paro or lugaw na hipon. Sa malaking kawali ay nilagay ko na rito yung ating hinugasang hipon, patis or salt, pepper at ng tubig. Pakuluan lang natin ito ng isang beses, patayin natin ang apoy, then let it cool in room temperature. Ayan, so hinimulay na natin yung ating hipon at yung ating pinagpakuluan ay huwag itapon sa disasayin. Ito mga grabe, kailangan natin ito balatan. Yung pinakabalat ng kanyang katawan ay tinanggal ko at yung pinakaulo naman ay sineparate ko dahil mamaya ay didikdikin natin ito para kumatas pa ang lasa ng ating hipon. At sa panibagong bowl, kailangan talaga natin salain yung pinagdikdikan natin ng ating hipon na ulo at yung kanina na sinet aside natin na pinagpakuluan naman ito. Sa kawali naman na ginamit natin kanina, ayan na, hindi ko na hinugasan. Magpainit lang tayo ng mantika, may kasyon na talagang mainit. Then, ipan-fry lang natin ng bahagya yung ating hipon na pinakuluan kanina. Same pan ay magsutilan tayo dito ng garlic, ginger at ng onion. Then, ilagay na natin yung ating marikit na nahugasan natin ng isang beses. So, ayan, alutuin lang ito for few minutes. Then, ilagay na natin yung ating sinalang shrimp broth na ginawa natin kanina. Ayan, so pag medyo na-absorb na yung ating liquid ay tsaka lang tayo mag-a-add ng additional na tubig. Ayan mga kagrabe, tandaan natin sa pagluluto talaga ng lugaw ay kailangan halu-haluin natin ito kasi nagmumuo-muo yung bigas na nilagay natin sa bottom ng ating pan. Then, tsaka tayo malagay ng ating pampalasa at pampasarap dito sa ating lugaw. At ang ating last step ay ilagay na natin yung niluto nating hipon at again, lutuin ito for another 5 minutes. Then, patayin na natin yung ating apoy. And now, it's done! Our lelot paro or lugaw na hipon. Okay guys, bago tayo magtikiman, ang tanong ni Ma'am Shirley, ilang total ang tubig na nalagay natin dito sa ating lelot paro? Ang inyong sagot sa comment box section.
Tara na guys. Ayun na po tayo. Napakasarap. Napakalinamnam guys. Saka itong ating serving talaga, pagkakaluto ng ating lugaw, eksakto sa oras na dapat talaga i-serve yun na. Bakit nga mo? Kasi pag ito lumamig, talagang nalapot pa at talagang magsusuper dry na yung ating mixture. Pero okay lang naman yan kung dadadagan niya pa ng konting mga 3-4 to 4 cups of water. Pero syempre yung ating mga paplasan na inad ay mababawasan. Pero dadagan niyo lang ng konting asin. Ayan po guys. Thank you po sa lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Thank you.